Good day mga pade, panibagong araw na naman. Ang project pa natin dito mga boss ay 3/4 sleeve wrap around na geometric request ng ating boss from Bacoor. Dito mga boss, makikita nyo sa video nito na ginagawa natin yung design karap ang ating boss dahil nga meron siyang mga design na hindi natin makita doon sa Pinterest. Kaya talagang may nanumano natin gawin yung design na to para lang makuha natin yung gusto talaga niya. As hindi naman to pwedeng, gagayahin yung design na napili ni sir bagkus doon sa may mga geometric na hindi talaga namin makita. So talagang minanumano natin yun. Buti na lang kamo mga boss, meron tayong mga application na nagagamit para mapabilis yung paggawa natin ng mga ganitong pattern. Kasi kung sakasakaling imamano-mano mo to, tapos siyempre napakarami nun, di ba? Halimbawa, yung isang piraso lang na ito-drawing mo sa application na to, eh pwede mo nang i-copy tapos mabubuo mo na yon. Pero kapag minano-mano mo siya, imaginein mo, sinlaki ng bond paper dapat yung gagawin mong design na yon para lang hindi ka maubusan or para lang talagang mayakap yung buong braso niya kapag ginawa mo na yung design na to. Kaya grabe, at thank you tayo sa mga nagde-develop nito. At grabe ha, ang taas na ng improvement ng tattoo natin. Yung mga gamit pang tattoo talaga, lalo na rin yung mga printer na ginagamit natin, yung mga stencil serum na ginagamit natin. So shoutout ko muna yung stencil serum na ginagamit natin mga boss. Gecko ang gamit nating produkto dito mga boss ha. Tapos yung balm naman natin ay Gecko products din mga boss. At shoutout ko na rin ang ating needle mga boss. Imala po ang gamit nating needle dito mga boss ha. Doon naman sa magtatanong mga boss kung anong ginamit kong mga klase ng karayom dito, gumamit naman tayo dito ng 14RS, ng 7RL, ng 11 Magnum at ng 25RM para doon sa mga shading natin o yung shadow doon sa mga gagawin nating illusion na parang naka 3D yung design. Bali dito mga boss, yung pagdikit ng ating mga pyesa ay ginawa natin partial mga boss. Hindi natin binigla yung pagkabit ng lahat ng stencil. Gawa nga ng posible rin mabura yung stencil na yun. At bukod dun is, mas maganda ng ganun yung gawin ko na atake. Gawa nga ng katulad yan. Mas nalinyaan ko ng ilalim. So, mas fresh pa yung stencil na ilalagay ko. So, hindi siya yung basta-basta kagad na mabubura. Gawa nga ng kapag hinahawakan mo yung stencil eh. Kahit hindi mo siya pinupunasan eh, medyo nababawasan din yung ano niya. Yung pagkatingkad. Gawa nga ng hindi po stencil na carbon yung gamit natin mga boss. Bali ang gamit natin ditong printer o ginamit natin pang stencil dito ay yung printer na M1120 ng Epson mga boss. So kaya medyo alam mo na yun, medyo alalay lang tayo sa pagpunas, sa paghawak ng stencil na to. Gawa nga ng medyo mabilis siyang mabura. Pero kapag nasanay ka na, yung sinasabi kong mabilis mga boss, ang tagal na rin nun, ang tagal na rin yun mabura mga boss. Dito mga boss, nasa ilalim na tayo ng kilikili. Grabe, literal na ang tibay ni sir. Gawa nga ng biruin mo ha, napakahaba ng session na to. Pero talagang kinaya niya. Ito palang ating finished product mga boss. A total of 11 hours. Grabe, ang tibay ni sir. Lalo na dun sa may bandang kilikili mga boss. Medyo masakit kasi dun, gawa nga ng manipis yung balat. Tapos akalain mo ipapatapos talaga ni sir tong 3/4 na to dahil akala namin is pakiramdaman lang eh, baka mamaya hindi niya kayanin. Pero nung nakita niyang konti na lang eh, talagang pinilit niya ng tapusin. Nag-start kasi kami ng 1 PM tapos natapos kami ng alas 12 na ng madaling araw. Grabe. Sa may mga katanungan, message lamang po sa ating Facebook page na Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!